That's great. Hello, dear heart. Today, pag-uusapan natin kung paano ba mahalin at alagaan ang ating mga pet. Tulad na lang halimbawa nitong pusa na napaka-cute sa aking harapan, si Snowy. Yan, sobrang mahal namin yan, ha? Kasi nga, pet, part of the family na dapat alagaan din tulad sa mga members ng ating family. Bago natin ipagpatuloy yan, let's pause for a break! A story to tell you, a story, my story. Kasing-kasing ko, ikonekto. I'm back! At ngayon simulan natin ang ating kwento tungkol kay Snowy. Ayan. Si Snowy, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, ay napakamahal namin. Kaya, binibilhan namin siya ng paborito niyang cat food. Alam naman nating lahat na karaniwang gusto ng mga pusa ang isda. Kaya lang kakaiba itong si Snowy. Ah, iba kasi ang lahi nito eh. Hindi Pilipinong Pilipino. At gusto naman namin siya mapasaya araw-araw sa kanyang mga kinakain. Kaya umaga, tanghali at gabi, ito lang talaga ang kanyang pagkain. At habang kumakain pa siya, ay talagang ganyan ka-sweet ang kanyang atile. Mahal na mahal kasi namin talaga eh. Kaya gusto din namin siyang turuan kung paano magmahal at paano paamuin. Kaya yan ang ginagawa namin na madalas sa kanya. At isa na rin yung paraan na malinis ang kanyang katawan. Kasi di ba pag gumagala yung ating alaga, maalikabok sa labas. Kaya ang daming alikabok sa kanyang mga balahibo. Pag araw-araw o pag tuwing kumakain siya, ginaganyan siya ni Ate Lane niya. Talagang malinis ang kanyang katawan at puting-puti siya, like a snow, tulad ng kanyang pangalan na Snowy. Nahahawi, love, love me, ati. Ganyan sila maglambingan. Love me, ati. Yes, at nakita niya naman, pinapagalaw pa niya yung kanyang buntot habang inaamo at nilalambing siya, no? Ganyan ka-cute si Snowy. At alam niyo, kahit ang mga pusa na Pilipino, pag ginaganito natin, ganito natin sila mahalin, talagang naglalambing din. Ang sarap i-express ang love sa mga pet. At ang pet naman ay minamahal tayo, inuwi tayo, nilalambing tayo. Kaya Snowy, maraming salamat talaga ha, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. Super duper ka naming mahal. At parati kang nasa puso namin. Araw-araw, kahit nasa labas ka, gumagala ka, hinahanap mo yung girlfriend mo doon. Kasi naman may girlfriend na ito eh. Kaya madalas sa labas. At minsan, umiinit pa ang ulo pag yung girlfriend niya may ibang kasamang pusa. Tulad din talaga sila ng mga tao, no? Ang cute talaga. Minsan nagwawala, hindi na mamansin. Para talagang totoong tao. Kaya, sana marunong tayong mag-blend sa mga hayop. Hayop man sila, may puso din. At pinili natin silang gawing pet. Kaya, sana ibigay natin ang buong pagmamahal natin sa kanila. Para rin sila ay matutuling mahalin tayo. At ituro natin sa mga bata kung paano mahalin ang ating mga pet. Kasi itong video kong ito ay intended talaga para sa ating mga magulang. Para natin, mga magulang, ama, ina, ate, kuya, tita, tito, ayan, lola, lulu. Para ituro natin sa ating mga kabataan kung paano mahalin ang ating mga pet. Ang video ko rin ito ay intended din sa mga taong marahas. Yung walang pakialam sa mga damdamin ng mga hayop. Araw-araw may nakita akong hayop na inaabuso, sinasaktan, at sobrang nagdurugo ang aking puso. Dahil alam ko, kung hindi sila marunong magmahal sa mga hayop, pwede rin ganun sila sa mga tao. Love, love ning ati. Nakapaglaro ka rin. Baby be Snowy, love, love, money. Kailan kumahika tayo, iwasan talaga natin na lumapit sa mga pusang katulad nito, ha? Hikain, yeah. Yung mga anak nyo mahika. Kung kayo, mahika din.
So, huwag talaga kayong lumapit kasi pag nagkatanggalan yung balahibo nila at lumipad yan papunta sa inyong ilong, talagang nakakasama yan. Kahit halimbawa hindi ka sinumpong ng hika at lumapit ka sa isang pusa na katulad nito, magkakahika ka, susumpungin ka talaga ng iyong hika. Kaya yan ang tip ko ha, pusa ay big no-no sa mga may hika. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi nyo na sila pwedeng mahalin. Pwede naman silang alagaan na makasama nyo sa bahay. Basta ulitin ko lang, responsibilidad natin ang ating mga pet na pakainin sa oras. Hindi pala lumapit kung may mask kayo. So meron lang preventive measure, okay? Arte pa neto, ayaw matulog sa higos niya, sa mga upuan, or tumabi sa kanyang ate. Talaga, pag yan ang pagkain mo, gusto mo ubusin lahat. Matakaw ka pag cat food talaga, no? Ang arte mo talaga, ayaw mo pa naman ng ibang pagkain. Cat food lang gusto mo. Naku! Namumulubi na talaga kami dahil sa'yo. Bakit nawala na yung mga tawag nito, mga exercise nyo or mga training nyo bago kumain? Sobrang anas na uwi ha, matakaw ka masyado ngayon ha. Namimiss ka na ng mami mo. Yung mami mo doon sa Kamutis eh, wala dito. Yung mami mo nga paka-cute din. Pag nandito yun, ubos agad yung pagkain mo kasi tingin ko lang ha, paborito rin niya yan kasi natikman ko, ang sarap pala para pusa. Kasi ang sarap pala. Naku, Snowy. Okay, sabangan natin ang kanyang mga training acts. Ayan. Kasi may mga training acts ito eh. Okay. Sit. Ayan, okay. Lay down. Ayan, lay down. Okay, eat. Your prize. Ayan. Your prize, Snowy. Oh, look at the nakama. Oh, Snowy. Cute me. Sana mga viewers ko dito sa Doc Love It Channel ay nagustuhan niyo ang ating kino-cover today. Kung paano mahalin at alagaan ang mga pusa? Yes. Sana matutunan natin ito. At sana maging masaya tayo kasama ang ating mga pet. Once again, thank you very much and mabuhay. See you next time. Bye.